They are managers, they are accountants, they are occupying good positions because they are in demand. Merong isang pag-aaral, ang pangalan niya si George Friedman. He's a best-selling author of a very popular book, ang tawag diyan, The Next 100 Years. At sabi ni George Friedman, in the coming years, many countries are going to run out of workers. Bakit? Kasi nagkaroon sila ng zero population growth, nagsobra ang kanilang population control. United States, Canada, Western Europe, Japan, Korea. And because of that, they are going to ask for workers coming from countries like the Philippines. Tayo ang tinitingnan nila. Andiyan ang opportunity. Kaya pag-aralan nyo na gusto yan. As I said, a very bright future awaits you. Number two, yung business process outsourcing, BPO. Hindi lang call center. Pag sinabi natin BPO, normally we associate that with call centers. Alam ko marami sa inyo may mga kaibigan nagtatrabaho sa call centers and they're earning well. And that's okay. But there are other opportunities other than call centers. Merong animation, merong software, merong medical transcription, merong engineering, merong marami yung bagay-bagay. Kailangan computer knowledge. Kaya yan, pag-aralan nyo rin. Ang BPO, yung OFW natin, no? Ngayon, ang OFW is still growing. A year ago, the BPO earning was, OFW earning was 18 billion. Today, it is $21 billion, accounting for 12% of our GDP. Isipin nyo, ang laki ng sektor na yan. Pangalawa, yung BPO. Alam niyo ba kung magkano ang kinikita sa BPO ngayon? Noong una tinignan ko ang BPO, 300,000 workers lang. Tapos kung naging 500,000, $6 billion in total. Today, it is projected that in about 1-2 years, the BPO sector will be employing about 1 million young Filipinos like you. 1 million young Filipinos. At alam niyo kung magkano ang average earning nila bawat isa? Total earning lang aabot ng $10 billion bawat isa. Kikita ng 40 to 80,000 pesos a month. Mga batang graduate pa lang yan. Mga parents, pag-aralan nyo yan. Ang ganda ng income opportunity and hindi nyo kailangan lumabas pa dito ang trabaho. So yun yung gusto ko ibahagi sa inyo. Pag-aralan nyo gusto yan sa inyong pagpili. Of course, a lot of people are also concerned. Baka naman hindi ko makayanan kasi public school lang ako. Huwag niyo isipin yan. Si Congressman Golez, public school. But I competed. Noong una, kinakabahan ako. Pagpunta ko ng kuleyo, ang kalabang ko, mga estudyante galing sa mga sikat na mga eskwelahan, mga anak ng mga mayayaman. Sabi ko, paalo ko ngayon. E public school lang ako. But I competed. I competed and I tried to develop myself. Noong una, halos hindi makapagsalita ng English sa classroom. I had inferiority complex in relation to the students coming from exclusive schools. Pero alam nyo, I ended up, I was in UP, I ended up becoming a member of the UP Debating Society because of self-development. And you can do that also. Nag-aral ako ng MBA, kahit na public school, gumraduate ng valedictorian sa UP. Nakakuha ng scholarship, nakapag-aral sa Amerika, nag-major in mathematics. The same thing can happen to you. Importante, you must believe in yourself, lalo na ito mga honor graduates dito. Si Golez, hindi pala honor graduate nung gumraduate ng high school. So finally, I'd like to say that I wish you Godspeed. Alam ko ngayon, nag-iisip kayo kung magiging masaya kayo o hindi pag alis nyo ng high school. Wala na kayo sa high school ngayon. Masaya ba kayo na alis na kayo ng high school? Malungkot. Ako no, malungkot. Alam nyo, nung high school namin, nung graduation namin, nung kinakanta na namin yung graduation song, kinakanta ng graduation song, ang dami umiiyak, nag-iiyakan. Ewan ko kayo kung iiyak kayo. Palagay ko iba, iiyak. Siyempre, ang dami mga magagandang alaala sa high school. Alam ko yan, because you know, ako, ang tagal ko nang gumraduate ng high school, ito mga magulang nyo, magulang nyo, ang tagal ang gumraduate ng high school, pero hanggang ngayon, naaalala pa rin namin yung high school namin. Naalala namin yung magandang samahan, naalala namin yung first love namin,
Hanggang ngayon, iniisip pa rin namin na saan na kaya siya. Bakit niya ako binasted? Naalala ko yung junior-senior prom namin. Hindi ko makalimutan yung partner ko. Hanggang ngayon, naamoy ko pa rin yung buhok niya. Ganun din kayo. And I'd like to tell you that years from now, you're going to think of high school. And you're going to remember so many things about high school in vivid detail. Kung paano kayo nag-usap, ano suot ninyo, saan kayo nandoon na nag-usap kayo, believe me, because until now, we still do that. Nag-usap-usap ka rin kayo. So, my young friends here in the Paranaque National High School, Huerta Annex, I bid you Godspeed. Sana maging maganda ang kinabukasan nyo. Sa inyong mga magulang, gusto ko sabihin sa inyo, si Congressman Golez po, kasama ninyo sa inyong pangarap na sana maging maganda ang kinabukasan ng mga batang ito. Si Congressman Golez po, mga magulang, kasama ninyo sa patuloy niyong panalangin, sana na lahat ng magagandang pangarap natin sa kanila ay magkaroon ng katotohanan. Maraming salamat. Godspeed to all of you. God bless you. Thank you very much. Thank you so much, Congressman Golez. This time, let us acknowledge the presence of our Honorable Congressman Ed.